Hello guys, welcome back to my channel. Mitsubishi L300 tayo guys, Versavan. Ibali guys, ang problema nito, malabo yung dashboard niya o yung sa panel niya. Ibali guys, ito yung may-ari, tatanungin natin. Sir, ano napansin mo sa sasakyan mo, sir? Oo, mahirap sa gabi mag-try kasi malabo yung sa panel ko. Apa? Oo, nag-try akong mag-DIY, kaya lang kulay blue yung nailagay ko, mas tahilo ko. Kaya, anong kulay, sir? Anong kulay? Blue. Oo, kaya binalik ko na kay Master Paladin para ano. Nanimali guys, si Sir, matagal ko ng customer to. Pinakaraan guys, nagpalit kami ng alternator na ito. And guys, papakita ko sa inyo guys kung anong sira na ito. Teka, likarik. Salamat. So ito guys, ang issue na ito, papakita ko sa inyo. Yan, takpan natin ang damit na kulay itim. And guys, ipapark light natin. Yan, kulay blue ang kulay guys. Ngayon, ang nangyari sa kanya, kahit nagpalit na ng LED na ilaw, malabo pa rin. Hindi pa rin kita guys, itong mga to. Yan, malabo yung sa temperature, pati yung mga fuel nya. Yan, kitang-kita naman guys, yan. Kulay blue. Kaya ang gagawin natin dyan guys, tatanggalin natin to, papaklasin natin, tapos papalitan natin guys ng LED na kulay puti. Yan. Ito guys, in order ko to guys sa Lazada. Di bali, ang halaga nito guys, alam ko, nasa 105 lang to guys, 10 pieces guys. Kaya, ito guys, nililibre ko lang sa customer to kasi mura lang naman yan. Ngayon guys, papaklasin natin to. At pakita ko sa inyo guys kung paano gawin niya. Patayin natin. Ganito guys, may tornillo yan dito. Wala na. Yung guys, kabilaan yan. Ngayon na, wala na siyang tornillo. Dito kabilaan. Dito naman tayo sa ibabaw. Wala na rin. Sir, wala na mga tornillo ah. Kinalas ko na. Oo. Yan guys, hatake ko lang yan. Hatake lang ng ganyan yan. Oo, yan. Tapos guys, mayroong apat na tornillo rito. Pinabaklas na pala ni sir eh. Guys, bago natin kalasin yan, syempre, testing natin yung lahat ng indicator para in case na may pundido, gagawin na natin. Sir, perang puso, sir. Alin dito ba? Okay, guys, iyon natin susi. Hina natin kung kumpleto lahat. Yan, ito guys, may battery indicator. Yan, ito guys, hindi umilaw tong sa heater kasi nga, mainit pa yung makina. Hindi talaga iilaw yan pag mainit na yung makina. Yan guys, kompleto naman. Yan. Tapos sa hazard natin yan guys, gumagana. So ibig sabihin guys, ito lang talaga ang problema ng sasakyan ni sir, yung sa dashboard. Yan guys, gumagana naman yung temperature, kaya okay siya lahat. Yan guys, ganito yung magtanggal. Matanggalin natin mga tornillo rito. Yan, iangat yun lang ganyan. Sir, yung ano, hindi mo nagkabit ha? Speedometer. Ah. Ito yata yung sabi mo yung gear sila. Di bali, try natin. Baka naman yung ano. Yan guys, ang gagawin natin na tatanggalin natin itong socket. Yeah. Dalawa yan guys. Yan, kaya lang ang simple guys, natanggal na natin. Kaya ang gagawin natin dito, ito yung papalitan natin yung ilaw. Yan guys, ito sir, hindi pa natanggal. Yung umaharang. So ito guys, LED. Apat yan guys. Yan. Yan, di bali apat na LED. Ngayon guys, ang gagawin natin dito, babaklasin ko to. Yan, di bali hindi ko napapakita sa inyo guys kung paano magbaklas. Papakita ko lang guys pagtanggal na. Kasi hindi natin pwedeng madaliin yan, baka masira to. Ito kasi guys, sa fuel. Ngayon, pag nasira yung fuel, yung sa ignition ng fuel, kakonektado to guys, yung sa temperature. Ngayon, pag nasira yan, hindi na rin magno-normal yung temperature. Kasi guys, itong contact na to, konektado yan dito sa ignition ng temperature. Yan lagi ang sinasabi ko sa mga nagko-comment sa akin, nagtatanong, bakit pag nagloko yung temperature, damay itong fuel. Kasi nga, isa lang ang ignition yan guys. Umiikot lang yan dito,
Kaya pag sira itong baba na to, putol yung contact niya, pati temperature guys ha, hindi gagana yan. Magluloko yan ha, lagi nakatalo, lagi overheat. Kaya guys ha, hindi natin pwedeng madaliin yan. Yan guys ha, pakita ko sa inyo guys, pag natanggal ko na to, ito kasi guys ha, tanggalin ko itong apat. Yung umaharang sa ilaw, para yung LED ha, bubuhos ang power niya, nagiging flashlight na siya, diretso talaga sa dito, kay ilawin niya itong mga to. Yan guys, pakita ko na lang guys mamaya pag nabaklas ko na. So ito guys, okay na. Yan, linisan na natin. Tapos ito, yan, malinis na lahat guys. Yan, tapos ito guys, yung sa temperature, ito naman yung sa fuel. Ngayon guys, ito naman yung sinasabi ko kanina, pagsira itong fuel guys, apektado itong temperature. Bali, ito guys yung sinasabi ko, correct. Yan, ito guys, yung wire na to, kita rek. Yan guys, pag naputol yan, so ibig sabihin na wala nang papasok na supply dito papunta sa ignition ng temperature gauge. Yan kasi ang temperature gauge guys, sa dito siya kumukuha sa fuel gauge ng ignition, yan dito. Kaya pag naputol yan, ha, hindi na normal yan. Tapos sa pagsira naman to, naputol yan, itong fuel gauge nyo, hindi na siya accurate. Minsan guys, naka-full tank lang. Yan, nasa full siya. Kaya, pagsira yan, automatic, sumabay yung temperature. Ibig sabihin, sira tong fuel gauge. Yan. Okay guys, hindi alam ng iba yan. Tapos guys, ito na, okay na. Pinapapping ko. Doon sa kaibigan nating shop din, sa dati kong amo. Yan, pinapapping ko siya guys, para malinis na siya. Tapos guys, pag nagre-restore ako ng dashboard, nililinis ko yan, tapos pinapalitan ko ng LED na ilaw. Yan, ito guys, tatanggalin nyo na to. Itong umaharang. Yan, napuputol yan guys. Yan, ganyan lang guys. Tatanggalin nyo na, bali apat yan. Yan. Yan, naalisin nyo na yan guys, para yung liwanag ng ilaw, diretso talaga dito. Yan, dediretso ang ilaw dyan, kaya talagang maganda ang liwanag niya. Yan guys, ang gagawin ko rito, bubuoyin ko na to, assembling ko na, tapos papakita ko sa inyo guys, pagtetestin ko na. A few moments later. Ayan guys, okay na. Yan, kitang-kita na guys. Yan, malinaw na. Hindi na tulad kanina, malabo tong salamin niya o yung plastic. Ayan guys, kitang-kita na yung temperature gauge, fuel gauge, pati itong speedometer gauge. Ayan guys. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-nabit nitong LED light. Yan. Bali guys, hindi ito pwedeng baliktad. Kunyari guys, naka-park light o isi-switch nyo yung park light, na naka-switch park light. Ngayon guys, pag ikinabit nyo, hindi umilaw, ibig sabihin guys, baliktad. Ngayon, gagawin nyo, bubunotin nyo lang, tapos babaliktarin nyo lang. Yan. Kasi may polarity ito guys, hindi pwedeng baliktad yan ng positive negative niyan. Kasi LED yan eh. Ngayon guys, papakita ko sa inyo guys kung paano magkabit na. Siyempre, ikakabit muna natin guys yung linya. Ay, yung mga linya. Tapos ito guys, sa ano ta, fuel indicator. Pag naubos yung crudo nyo, iilaw yan itong nag-iisa na wire niyan. Dito yan. Yan. Tapos guys, ito pang sakit na isa. Yan. Siyempre guys, una natin gagawin, i-on muna natin susi. Tingnan uli natin guys kung kompleto lahat. Ang guys, kompleto to lahat. Pati itong sa handbrake, light indicator. Ngayon guys, ito hindi umilaw yung sa heater kasi nga mainit pa yung makina niya. Yan. Ang guys, hazard natin. Yan, gumagana yung ilaw ng hazard. Yan, kompleto siya. Yan guys, ikakabit na natin yung dashboard light na LED na binili natin sa Lazada. Pakita ko sa inyo guys. Tatakpan natin para ano. Park light natin. Yan, dito guys, kita naman yan. Iilaw yan. Yan guys, kita naman. Rik-rik. Yan guys, umiilaw. Yan. So, ibig sabihin na
Yan, hindi baliktad. Yan, nakailaw na yan. Tapos, ito pa. Bali, apat yan, guys. Yan, hindi siya umilaw. Ngayon, babalik na rin nyo lang. Yan, umilaw na. Ganun din yan, guys. Dito sa dalawa. Yan, hindi umilaw. Ngayon, babalik na rin natin. Yan, umilaw. Yan, hindi umilaw. Babalik na rin nyo lang. Yan, umilaw. And guys, testing natin kung anong pagkakaiba ng kaninang blue at saka ngayon na kulay puti. Pa natin. And guys, kitang-kita na. Yan. Okay na guys. Yan. And guys, kitang-kita na tong temperature. Yan. Tapos yung itong ibang gauge. Kaya kunin mo yan. Oh, yun ang pinutol ko. Yung puti. Yan, akin na. Yan, di bali guys, may restore kayo na itong dashboard. Tatanggalin nyo na to. Ito yung humaharang sa ilaw, guys. Para kumalat yung ilaw. Yan, di bali apat yan, guys. Yan. So, yan guys, okay na. Yan, ilagay na natin yung cover niya. Yan guys, titestingin uli natin. Kailangan kasi guys, lagyan natin ng damit para kitang-kita kasi medyo maliwanag dito yung shop. Tutok mo rin. Guys, okay na. Kitang-kita naman. Yan. Guys, okay na. Kailangan kayo lang mag-restore ng dashboard. Kung magpapalik kayo ng mga LED, kaya hila yung video ko. Ang ipalit nyo guys na LED guys, yung kulay puti para hindi kayo mahihilo kasi pag iba ang kulay at nakatingin kayo dito sa gabi, pag tumingin kayo guys sa daan na mahihilo kayo, kailangan na kulay puti para hindi kayo mahihilo. And guys, sa shoutout lang si Sir yung mayari. Sir, shoutout ka. Shoutout sa misis ko. Okay na yung dashboard. So, subscribe nyo, JN Paladin YouTube channel. Thank you. Kasi sir, kasi yung kanina, airpipe niya, umuwi na kasi, may pasok pa kasi. Kaya, iniwanan na lang sir para siya mag-assist sa sasakyan at para makita niya rin mga ginawa na. So, yun guys, sana may natutunan kayo si sir kung bagong video. Maraming salamat sir.